Hello everyone and welcome back po sa akin channel. At sa video ito, isang napaka-initation na naman po ang ating panonoorin at pag-uusapan. At para po sa buong detalya, tumutup lang sa video ito. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking munting channel, isang click na po ng subscribe dyan at ang notification bell para updated po kayo sa mga content at videos na ina-upload ko. Ojo Diaz may matinding bira kay Congressman Marco Leta. Sabi niya, "Diyos ko po, sir, sumunod naman. Pero ayaw niyong tanggapin. Ngayong bumili ng share, may kuda pa rin kayo. Sa panahon ngayon, kailangan ng pera ng gobyerno. Ikaw ba ang sasagip ng bansa? Nang mawawala ng trabaho, o ikamamatay mo pag nangyari yung ayaw mo? Move on ka na po." Yan nga ang naging mensahe ng aktor at komedyan na si Ogie Diaz. Tila wala siyang nakikitang pagkakamali sa mga ginawa ng ABS-CBN. Kaya nasasabi niya ang mensaheng yan. Matatanda ang isa siya sa mga walang tigil na bumabatikos sa gobyerno simula na magsara ang ABS-CBN. At ito naman ang isa pang mula sa Kapamilya World. Ganito nila binastok si Kong Marco Leta. Ayon dito sa kanilang post, "Breaking news, Rodante Marco Leta paimbestigahan ang joint venture ng ABS-CBN at TV5. Nais ipasilip ng matandang pinaglihis sa APDO na kulang sa aruga ang nangyayaring joint venture sa pagitan ng ABS-CBN at TV5 sa Philippine Competition Commission." Ano ang masasabi mo kay Ogie Diaz at sa Kapamilya World? Tama ba na move on na lang sa mga nakitang pagkakamali ng ABS-CBN? At tama bang ganyan na lang nila bastusin si Kong Marco Leta? At narito ang ilang matatanding pahayag mula kay Kong Marco Leta kung bakit gusto niyang paimbestigahan ang ginawa ng TV5 at ng ABS-CBN. Dismayado si Sagi Partylist Congressman Rodante Marco Leta sa ginawang pagkasanibwersa ng TV5 at ng ABS-CBN, kapamilya at kapatid. Dahil dyan, nanawagan muli si Kong Marco Leta na suriin muli ang ginawang paglusot ng ABS-CBN sa pamamagitan ng pakikipagtandem sa ibang network. Noong Biyernes, kinumpirma ng TV5 na binenta nito ang 35% ng stake holdership sa ABS-CBN sa halagang 2.6 billion pesos. "Huwag gawing mangmang ang lahat ng mga Pilipino. Sobra-sobra ang pandaraya na kanilang ginagawa." Yan ang ilan lamang sa mga naging pahayag ni Kong Marco Leta sa ginawa ng TV5 at ng ABS-CBN. Ayon sa kanya, dapat silipin at bigyan ng pansin ang ginawang ito ng ABS-CBN at ng TV5. At ayon naman sa National Chair ng PICTAP, at ganun din kay Kong Marco Leta, nasa 1.6 trilyon ang dapat bayaran ng ABS-CBN na napakalaking tulong sana sa pagbabayad ng utang ng gobyerno na ginamit sa pagtugon sa pandemya.